Malamig ba na klema ang hanap mo ngayong taginit? Tara sa Mountain Province, kung saan malamig at tahimik. So, yun. Napansin ko lang dito sa lugar nila. Ang daming bahay, pero wala kang makikitang tao sa kalsada, yun. Lahat sila busy. Ano ba? Busy sa mga paghanap buhay. Ano ba? Oo. Hindi lang. Haba na, hagdan eh. So, yun. After 12 hours na biyahe, nandito na tayo sa Bauco. So, dito tayo magja-jump off. Then, prepare lang tayo na kanya-kanyang karga. Siyempre, pinaka-importante sa lahat. Napati na ba? Uy, dalawa ko yung uncle, oh. So, plus 2 kilo tayo na bigas. So, yun na. Kailangan muna natin mag-register dito para, siyempre, manotip sila na akit tayo dun, just in case na ano, emergency, may pagbabasiyan sila. Layo. Ang daming trophy sila. Ang layo. Yun, oh. Ang layo. Yun, oh. Kaya mo nabigyan mo, hindi. Sir, Jomar, yung ano natin ngayon. Ano pa? Yun, so, good morning. Morning, sir. So, yun, ah. Tapos na tayo ma-orient ni Sir Mark. So, ang tawag dito sa ruta natin is circuit. Bababa tayo rito. Aakyat doon. Pero may madali sanang daan, which is ang ginawa ng band kanina, na sana doon tayo sasakay, doon na tayo mag-uumpisa sa kalsada. Kaso mga strong yung kasama natin. So, dito tayo nag-uumpisa sa baba. Bit-bit pa yung mga bag. So, masaya to. Matitis talaga yung endurance natin dito. Then, Villa Bauco pala to, baka magkalituhan tayo. Kasi ang daming tawag dito pala. Dalawa yung Mount Polis, yung panggagalingan natin isa Villa Bauco. So, pipilang tayo ng tubig, tas konting kape. Let's do this! So, major climb ulit yung aakyatin natin ngayon. Mount Polis. So, ang difficulty niya is 5 out of 9. Then, trail class is 1-3. 1847 MSL above sea level. So major climb mo na si Master, oh. Sana all major. Yeah. First time mag major. So ito na yung bridge ng Dangdang Lizan bridge. So inayos na. Hindi katulad sa napapanood natin isa parang delicates kasi may mga parte na nawala na diyan. So nice. Yan. Ganda, nice. Nung napanood ko to kay Kobe, yung mga nakarang ano, isa, parang dito ka gaganyan, no? Ngayon, okay na. Maayos na. Sobrang init naman sa Pilipinas. Gusto ko sa bundok, gusto ko sa ilog, gusto ko sa dagat. Akyat ay bundok. Ngayon agad-agad kasama tropa at ilan pang kakilala. Recovery. Tangan ng recovery to, tangan na black label ang ko. Ano ba si Jun ng alak? Spirit lalak. So grabe yung assault. Tuloy-tuloy na ito hanggang ridge. At pagtawid nyo nga ng tulay, dito ay puro assault na naahon ang mararanasan nyo na may haba na 3 to 4 kilometers. So, tuluhan ridge na to. Sabi ni Sir Mark, may konting recovery dyan, tapos assault ulit. Ha! Girl, ano na girl? Yung naka-spray dyan, girl? Ingay-ingay nyo kanina, ha? Hello! Ngayon nyo labas-ilabas yung ingay nyo! So, isa sa mga tik-tik na pwede mong gawin dito is pag sobrang assault isa, pwede kang mag-switch back. Yung tinatawag nilang ano, tahi. Ayan, tatahi tayo. Pero kung malakas-lakas ka, diretsuhin mo na lang para masubukan ka talaga. Ah,
So, recovery tayo. Bali. Ha? Doon tayo nang galing sa bahay ni Kuya Jomar, tapos lumusong, tumawid sa tulay. Then gumapang tayo papunta rito. Then yung background dito sa Kapayawan na Aristeresis. Tapos akyat ahon. Hanggang doon sa first peak sa 3 kilometers pagbuo, 5 kilometers hanggang poli. So estimated time nila isa 3 hours nandun na tayo sa polis. Jeez! So wakas. Cemento na girl. So, ayan yung van. So, ito yung sinasabi ko na ikaagaan sana ng buhay natin kung sumakay tayo dito. At dito tayo nag-start. So, dahil feeling strong tayo, doon tayo nag-umpisa. Tinis natin yung 3 kilometers na may bit-bit na bag na 15 to 20 kilos. Abante pa. Go! So, itong sinimulan natin doon sa ano, Mount Ohona. Isa 16 MSL ababa. Meters above sea level. So masakit na yung ahon natin dito kahit sabihing semento na. Mas nakakapagod pag semento. Ay, sabit. Kla. Hindi na lang. Kauti na lang. Grabe. Grabe gilid oh. Sobrang assault na. Hindi yun naman oh. Jeez. Kauti na lang. Kakain na tayo ng masarap. Kasi hindi masarap yung luto. Kalula na. Grabe. Wow, yung final climb, parang kiss the wall na oh. Pre, kiss the wall na ba? Hindi pa naman. Haliktuhod lang, nakikita ko si Baldo. Ganda! Hindi pa kiss, haliktuhod lang pre, no? Lang. Nakakalulang tingnan yung daanan. Buti tayo, unti-unti nang nalalabanan natin yung lula kasi yung unang akyat ko ng 1,000 plus isa, which is a tarak. Nanginginig pa yung tuhod natin nun. Yun medyo nag-improve na girl. Nasundan ng tapulaw. Tapos ito. Jeez! Good. Wala na akong masabi, kundi napakaangas! Ah! Shabby! Order mo, Shabby! So wakas, nandito na tayo sa day's camp. Actually, peak na to. Dito tayo maglalatag ng tent, tapos ayun yung peak. Akyat ay bundok, ngayon agad-agad. Kasama tropa at ilan pang kakilala. Doon ay malamig at walang pollution. So tapos na kami ni girl mag setup. Ito yung dito kami live-in kami ngayon ni girl. Tapos ito yung viewing natin mamaya. Bukas pala sea clouds. As yun na. Almost setup na kami lahat. Tapos dito yung magiging social namin mamaya. So sa wakas na nandito na tayo sa tuktok ng Mount Poles. So nasurvive natin. Bali ito yung updated na nakakalagay the 7 peak of Bauk Tourism. Mount Poles sa Bagnin Oriente Bauk. Bali ito is 1950 na MSL. So yung napapanood natin sa 1850
24/7 sabi ni Kuya Jomar. So ito yung bagong update, 1.9 na pala, so tumubo. Tapos ito yung view ng Mount Poles na may clearing. Bali dito sa Mount Kalawitan, then yung nakikita nyong rice terraces, sabi kanina ni Kuya Jomar, sa Kapuyaw rice terraces. Then dito yata yung Tagpu Lubo, kung hindi ako nagkakamali. Then kung magsi 6 feet kayo, kasi bali pang 7 feet to, yung daan is dito. Gaganon. Yan yung madadaanan, yung 6 na titirang peak, tapos pabalik dun sa pinanggalingan natin. So ibang challenge yon. Yung estimated time nila isa 9 hours yung natitibagin, kasama yung Spanish Trail. Then yung view naman dito sa kabila, ito yung Sagada part. Tinanong natin kanina sa guide natin, dito banda. Bali boundary ito ng Mountain Province tsaka Ipugao. Ganda. Jeez. 360 view. Simple lang ako mangarap, ngunit kabilang ka sa aking pangarap. Paumanhin ang nabanggit ay. So time check, alas 4 na. Sobrang lamig na ko. Barado na yung ilong natin. Alas 4 pa lang. Grabe lamig. Jeez. Ano, doon tayo nag-camp. Tapos yan na, unti-unti nang ano, umaakyat yung ulap. So sana bukas bigyan tayo ng napaka magandang ano, sea of clouds, para sulit yung ano natin pagpunta. Kada bang sa lupa'y para akong inaalon. Basta daw yung tagay, ba't yung tinigay? Panggabihan na. So, time check 5 na ng umaga. Check natin kung ano meron sa labas. Oh, damid, shit. So, wala pang clearing. Sobrahan sa sea of cloud. Cloud na lang. So baka maya magkaroon doon yung peak ko. Hindi makita. Girl, nag-init ka, girl. Tamang gabi lang. So wala pa rin clearing. Yun yung peak ko. Maawa. Fog pa rin. Kitaan ng tuktok. Good morning po. Walang ano. Sarap po. Lasang ihi, nahihiyan yung mulberries. Oh, tikman mo pre. Sarap. The music is time. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. So yun na, hindi tayo pinalad na magkaroon ng sip cloud. Sobrahan sa cloud, naging foggy. So clear na. Grabe yung Mount Kalawitan. Ganyan pala kataas yung tunay. Ngayon yung sa dulo ng ulap, ayaw din magpakita. So pack up na kami, gear up na. Tapos dun tayo sa rice terraces sa dadaan, para makita natin ang malapitan. So yun, dahil feeling strong pa rin tayo, hindi tayo sasakay ng van. Naglalakad pa rin tayo pababa, pero wala nang bit-bit na pag dadaan tayo dun sa mismong rice terraces. Woohoo! Baka maril yan, no? Balda ka maril yan, no? Dito pala pa yung pakiramdam ng walang bit-bit na bag, ang putik. Gumaan ka ng 20 kilo. Grabe, haba ng hagdan ng puta.
ang The Great Hagdan na ba no? The Great Hagdan. The Great Hagdan. Meron The Great Wall. Ha, paano to? Mount Polis. Haba ng hagdan eh. The Great Hagdan of Mountain Province. Grabe, pinanggalingan natin dun oh. Oh, ganda. Ganda na scenery ng ha? Balo. Balo Rhizarsis. At mali pala. Balo Rhizarsis pala to. Ang kwan ng mga matatanda, pag pumasok ka doon, pwedeng mamatay yung pananim, mag-dry, kakainin ng mga insekto. So yun, in-explain kayo Jomar na hindi pala basta-basta yung pagtatanim dito ng palay. May ritual pala na sinusunod bago sila magtanim dito lahat isa, parang mag-aalay ng manok, tapos maglalagay dyan ng palatandaan na kasama yung balahibo, then up doon ng manok, tapos sila magbibigay ng go signal kung pwede nang magtanim. So ganun sila sagrado, kumbaga hindi basta-basta tanim lang ng kanila sa kanila, organized ba kung tawagin. Hi! Sa wakas! Yes! Dito na tayo! Yun yung bahay ni Kuya Jomar oh. Konting ahon na lang. Ang bilis lang natin ilusong. So, the last Hind Bridge. Mahaba rin ha. Success sa Marvin. Sa first Marjo climb niya. Tinest niya ang kanyang bagong Marjo. Sana wala ka Marjo. Walang trail run. Naka Mariel. Ula, umuga. Nagbabounce. Halos, back to Bilabao ko, fishery. Bilabao ko. Ay, parang nakahoy oh. Gawa sa clay. Luluto pa mga yan. Ay, luluto pa. Sa pugon. Kaya ganyan. Nanay oh. Susunog yung nanay? Bukas. Nag-inom lang. Napakalayo. Ganito kalakas si Kuya Jomar pagdating sa sa trail running. Yung nag-guide sa atin. Yun. Simula rito. Ang daming medal. Hanggang doon. Tapos, ito yung mga podium niya. Champion. 50k finisher. Ano? Spartan. Kunari Kien. Grabe. Dami. Ito pinakamalupit oh. 100 miles bagyo to sa gabi. Magkakaroon tayo nito pre yung sa race ng Mawa 21 yun. Sana matapos namin. Para Master, thank you. Sir Jomar. No problem. Thank you din po. Thank you.